Francisco Moreno Dumagoso. The Honorable First Woman Vice Mayor Dr. Maria Sheila Pan Labunan Pangan. Chief of Staff Dr. Cesar D. Chavez, Secretary to the Mayor Honorable Bernardito Ferdinand, City Administrator Honorable Felix Berto D. Espirito, the Honorable Members of the City Council, Department Heads, my co-workers, ladies and gentlemen, in behalf of our Officer in Charge, Attorney Maria Cristina S. Fernandez, a pleasant morning to each and everyone. Ang Urban Settlement Office sa pamumuno ni Attorney Maria Cristina S. Fernandez ay siya po ang namamahala ng lahat ng city landed estates na napapaloob ng land lease program ng Lungsod ng Maynila. Ito po ay bilang pagsunod sa mga provisyon ng batas, the Public Act 409, the Revised Charter of the City of Manila, particularly Section 97 to Section 100. Kung saan po first priority are the bona fide tenants or occupants of the land. And second priority are laborers and the low salary employees. Ang aming din pong tanggapa ay siyang nakipag-ugnayan sa mga national government agencies, lalong-lalo na po ang mga project proponents ng mga iba't ibang proyekto, kung saan apektado ang paninirahan ng ating mga kababayan sa Maynila. Ito po ay pagsunod sa kautusan ng Section 28 ng Republic Act 7279, kung saan ang mga napatunayan na homeless and underprivileged ay bibigyan ng ayuda, either financial assistance or housing assistance. Halos araw-araw, ang lahat po ng ating kababayan ay nagpupunta sa Urban Settlements Office o kaya sila po ay sumusulat. Ganun din po ay amin pong hinahanapan ng katugunan tungkol sa kanilang paninirahan sa lungsod. At ngayon po ating pakinggan ang mga mahalagang mensahe ng Ama ng Lungsod ng Maynila. Siya lang po ang alkalde na nagdala ng tunay na pagbabago sa ating lungsod. Ang ating pong mahal na Pangulo ng Bansa, Rodrigo Roa Duterte, ang nagsabi na malaki ang paghanga sa ating alkalde dahil sa malawakang paglilinis ng kapaligiran ng ating lungsod. At dahil dito, si Pangulong Duterte po mismo ang siya na rin ang nagsabi na magaling ang Ama ng Lungsod ng Maynila. Ang sabi po niya, dilim ako sa kanya. Please welcome. At ang ipinagmamalaki po ng lahat, ang ating pong Ama ng Lungsod, His Honor Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Salamat sa Diyos, hindi tayo mababasa ng ulan. At muli sa Urban, I hope you heard already the plan for our city ISF para sa Green City Vertical Housing Program. At awa Diyos, in 2 weeks from now, matatapos na rin ang disenyo ng ating pabahay para sa mga empleyado sa lungsod ng Maynila. You will be some of you, if not all of you, which is near to impossible, at least will benefit from our in-city vertical housing program sooner or later in Malate area. Kaya awa ang Diyos. Kayong magalala, mga empleyado, habang tinutugunan natin ang kasiguruhan sa pamamahay ng ating mga kababayan na matagal lang squatter, matagal lang na maaaring mapaalis anytime
sa maliit namin kapranan, sa puno natin mga kasama sa legislatura rin na pinamumunuan ni Vice Mayor Hani Lacuna at mga konsehal. Ngayon po, unti-unti, magsasakatuparan natin ang pangarap natin with regard to in-city vertical housing program. Muli, sa inyo lahat, mga kapatid. Anuman yung nabanggit ng tagapagpakilala na sinabi ng Pangulo, ayan po'y ikinalulugod po natin, pero hindi po yan mangyayari nang hindi po kayo kasama. Kaya sana po, mga kasamahan kong empleyado, gusto nyo naman, please help me. For the past so many weeks, I'm trying to follow certain moral rules. Trying to correct some mistakes in the past. Ito hindi perfecto, pero within the range wherein you will be given opportunity to be promoted, permanent. Those type of deprivation, demoralization being done in the past, which I'm trying to correct in my own little way. It will not happen overnight. We try Hani Lacuna, especially in health sectors. Makabuti natin yung ating patayuan ng mga naglilingkod sa bibigay ng ayos na kalusugan sa ating mga kapatid. And some of your department heads are now recommending, based on your length of service, we will continue this. This is just the beginning. For the past 3 weeks that we've been promoting, we've been putting people, giving them assurance. Kahit anong mangyari, pagtanda niya, meron siyang pang-retiro. Dahil hindi siya J.O. I've seen a new document stating that there is this person who's been in the government for 33 years. Not a single promotion. Meron naman bago, ako nakita 31 years, J.O. That's injustice to any employees, not only in the city of Manila. Injustice being created by some, which I will not follow. We will give justice. But sad to say, there are certain agencies in our city na nasanay na sa piso-piso. Nasanay na sa 100 piso sa linggo. Isipin niyo mga kasamahan ko naglilingkod sa bayan. Hindi nyo napasin bakit ang mga sidecar boy walang kusang disiplina. Hindi nyo napapasin. Ilang beses na ako nagbabala, sa recto, bawal ang sidecar. Dito, tumasin ko sidecar. Kahit saan may sidecar, sa mentor of it, hindi ko naman pinagbabawal ang sidecar. Ang hiningi ko lang, konting disiplina. Sad to say, kaya pala malalakas ang loob ng ilan sapagkat nagkakaroon sila ng level of ownership as if they own the rules. Why? Because there are still people in this building who continue to practice the old habits. Ang nangyari pala, para mo lang pinalitan yung mayor. Pero yung sistema, nandiyan pa rin. Nalulungkot to ako. Bakit? Tayo sa gobyerno, if I may borrow what President Magsaysay said, that those who have less in life must have more in law. If we are going to practice that, then we should be fair in treating those less fortunate part of society. Kumbaga, hindi naman natin sila lang ang titingnan. Pero bibigyan natin ng konting bigat, konting panahon.
yung katatayuan. Maaaring sila'y balik. Ngunit tayong mga nakaunawa, siya ng bagay na nagpapaliwanag upang itama ang kanilang kaisipan. Hindi. Meron pa rin ng mga tao sa gobyerno gagamitin ang kahinaan, ang pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan upang pagyamanin ang kanilang sarili at maging bahagi ng halat buhay ng mga nabibilad sa tabi. Kaya mukha yatang tinutulogis ako nito. Mukhang akala nila joke yung bilin ko. Ako'y walang inisip na masama. In fact, I'm really trying to do my best to correct things. Dahan-dahan. Anyway, dalawang buwan pa lang tayo. Eh, sa dalawang buwan, siguro kayo na rin makakapag-assess. Kahit kung paano, mukhang nagkakaroon ng direksyon na. Mukhang sa haba ng tunnel, ang dilim-dilim. Nakikita na natin sa dulo ng tunnel may konting cement that we just started crossing under wind, under the tunnel. Narin na kala to put up a dream, to break stumbling blocks in that journey of ours. Because I want you to be part of that journey. Someday, somehow, you'll be proud as employees of the city. Ay, kwento mo niya lang sa mga anak ninyo, ang wala ng panahon namin. Ito ang mga ginagawa namin sa city. Therefore, and I hope, this will be a very good warning to everybody. While under the law, you are protected by the civil service, which I will value. Foreigner, now therefore, I am asking the Vice Mayor for today's session to abolish MTRO. I hope, Vice Mayor Makuna and members of the City Council, I want you to abolish the entire MTRO, the Manila Tricycle Regulatory Office. Tell me, if I'm not serious, you will be out of job. Hindi ako mag-inimi. Pag pinatulan ninyo ang pera sa lupa, wala na kayong pinagkaiba sa dati. Kaya kung bakit hindi ako magtataka yung mga kasama ng cycle boy ko. Mga kasama, sila na ang mga maliliit na tinatamaan ng disiplina at pinatutupad sa lungsod ng Maynila. Hindi kayo magtino? Hindi ko kayo masawata. Kahit hindi ko kayo mabandayan ng 24 oras, then you have no reason to be part of this government. I don't want to stain each and every one of you in front of me today. I know some of you, most of you are really trying to do their best to uplift your dignity as public servant, as member of the city government. I know you wanted to be proud of me. Is some of us continue to stay what you're doing. Now, I want the entire MTRO. Anyway, it was created by an ordinance, a new law should be passed before the City Council, deleting nang sa ganoon. Wala nang may pagmamalaki sa akin yung mga pamumanyan na sila ay protected by the civil service. And I hope, I really don't like it. But I have to govern. We have to govern. And I need you to help me govern fairly.
unjustly. Hindi kailangan maging tama. Walang magiging tama dito araw-araw. Kasama na ako. I can never be right all the time. I will fail, definitely. But with my failure, I will stand up again and face those challenges. And I want you to be with me. I want each and every one of you to be with me. And I hope this will be a fair warning to the next agency. Hindi ko na kayo, hindi ko na papayagan na isa sa kasamahan ninyo dudumisan yung ginagawa niyong pabutihan. At maging pabala. Sinabi sa mga. Sinabi ng mga. I think sa Biblia galing. For evil to succeed, it is for good men to do nothing. Ang panamihimik ninyo ay pagbayad. Gusto niyo ba maging proud kayo empleyado ng City Hall ng Manila? Then, the more than that, kalimutan na natin ang nakaraan. Lahat naman tayo nakahawak sa kawali rin. Wala nagmamalinis niyo. Kung sino man humawak sa kawali, kahulingan walang karapatan magsaya. Pero, may tinatawag na pagbabago. Then let's start a day, start the week. This Monday, let's start all over. There will be coming Mondays, and so on. So, yeah, samahan niyo na ako. Makita natin sa 1,800,000 mamamayan ng lungsod ng Manila. Sa 3,000,000 dadako sa lungsod na ito. Ako ay empleyado ng Manila City Hall. Marahal at maaaring ako'y hindi tama. Maaaring ako'y magkulang. Bisan iinit ang ulo ko dala ng personal kong problema. Pero mananatili akong marangal matapat sa aking tungkol. Gagampanan ko ito. May nakatingin man o wala. Paglilingkuran ko ang aking mga kababayo. Sana tanungin niyo yung lingkod ito. Let me address your personal concerns. I'll do it with my own little. It will not be easy. It will not be soon. But it will be addressed. Walang Sabado-Sabado sa akin. Walang Linggo-Linggo sa akin. Naaway na ako ng asawa. Sabi sa akin, galing ko na raw ang damit ko sa opisina. But be that as it may, I want you to extra today. I hope I'm not asking too much. So muli, good luck sa inyo. Maraming salamat. Ang loksyon, sama-sama tayo. Pagkat walang magmamala sa akin, sa ating mga batang Manila, kundi tayo rin kapwa batang Manila. Magandang araw, pagpapalahinawa kayo ng buong Manila. Manila! At first. What's for me? Who's next? Thank you.